sa araw na ito ay ibibigay ka ng Panginoon sa aking mga kamay. Pupugutan kita ng ulo upang malaman ng buong lupain na may Diyos ang Israel. At malalaman din ng buong Israelita na hindi nagliligtas ang Panginoon sa pamamagitan ng tabak o ng sibat, sapagkat ang labang ito ay sa Panginoon. Sabay dinukot ni David ang bato gamit ang kanyang tirador at ibinato ito kay Goliath. Tinamaan niya ito at bumaon sa noo. At ito'y nabuwal at sumubsob sa lupa. Napatay nga ni David si Goliath. At dahil wala siyang tabak, kanyang binunot ang tabak ni Goliath at ito ang pinangpugot niya sa ulo nito. Nang makita ng mga kawal ng Filisteo na napatay ang kanilang bayani, sila ay tumakbo at nagsipagtakas. Subalit sila ay hinabol ng mga kawal ng Israel at ng Juda. Sila ay humiyaw at tinugis ang mga Filisteo. Binitbit naman ni David ang ulo ni Goliath at ito ay ipinakita niya sa harapan ni Haring Saul. Ngayon mga bata, sa ating Bible story ay tinuturuan tayo ng Panginoon na mas binibigyan niya ng pagpapala ang taong nagtitiwala sa kanyang kapangyarihan. Nakikita ng Diyos ang laman ng ating puso at isipan, kung kaya't kailanman hindi tayo makakapaglihim sa Kanya. Itinuturo sa atin ng Panginoon na maging hari man o pinakamakapangyarihang tao dito sa mundo ay magiging walang kabuluhan kung hindi nila ibibigay ang tiwala sa Panginoon na lumikha ng langit at lupa. Mas higit na nalulugod ang Diyos sa mga batang katulad nyo na ang puso ay may tiwala sa Kanya. Ngayon, tayo po ay mag-closing prayer. Dakilang Diyos, muli kami ay buong puso nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong pangalan. Tunay na ikaw ang Diyos na buhay na puspos ng kapangyarihan. Muli, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.